Sir Edwin, kayo po ay rescuer din ng, ng MDRMO. Opo. Nasaan po kayo na mangyari? Bali po naka-duty po ako. Nagre-rescue po kami dyan sa Barangay Sala dahil una po lumubog yung Barangay Sala. Kinakailangan talagang ilikas namin yung mga tao. So habang kayo nagre-rescue, hindi nyo alam may nangyari na dito sa pamilya niyo? Ako po sa totoo po niyan, siyempre nag-aalala na rin po ako. Magdamag po kami yung nag-rescue noon. Tinadala namin kung saan saan evacuation sa Palsara, Paligawan, Makina. Pero nung umaga, nakaramdam ako ng kakaiba. Sabi ko nga doon sa aking higa ko, ma'am, parang kailangan kong umuwi. Ay, gawa po ng parang masama na ang kutob ko. Dahil nga, itong area na ito, tinatawagan ko silang tinatawagan, ay hindi sila umalis. Ay, di sabi sa akin, pa-check ko muna yung dadaanan mo, kung okay pa. Dahil hindi naman po talaga pwede nang dumaan sa lawa at malalaki ang alon. So, nung ma-check nila, talagang wala na akong dadaanan. Tapos yung misis ko naman, nag-tap sa aking head kay Ate Josie Tanks na huwag na akong pauwi dahil balikad na. Gano'ng kasakit ito para sa inyo na ikaw ay rescuer, tapos so, hindi mo nagawang maligtas yung family? Sa totoo nga po, nga sinasabi ko po, hindi ko halos may paliwanag yung sukdo na ng sakit. Dahil po sa, alam mo na, sabi ko nga, Diyos ko, bakit naman ako binigyan ng ganitong patinding pagsubok? Dahil lahat namang pagtulong sa kapwa, ginawa ko na. Sa dami ng naisalba ng mga kababayan, at marami na rin po naman kaming na-rescue dyan sa lawa ng mga nalunod. Bagaman po sila yung mga walang buhay, pero hindi po namin pinagtagal na hindi po namin agad makuha. Kaya po masakit sa akin, pagdating sa pamilya ko, halos ako'y nasiro. Wala halos akong nagawa. Kaya sobrang akong sakit dahil parang ang sabi ko, ramdam ko nga, ako na rin nga yung isa sa namatay dahil parang wala akong silbi sa aking pamilya. Dahil noon pong disimpre, hindi na po ako makauwi. Sira na ang aming bundok, ang dadaanan ko sa bundok, lubog na yung mga dadaanan ko. Buti na rin nga po siguro at ako hindi nila pinayagan kasi baka nasama ko. Diba nga sabi sa akin, hindi ko alam yun kung pag pinayagan kita, kung anong mangyayari sa'yo, baka mapahama ka pa. Unang-una tayo, ikaw na magdasal ka tayo na sana walang nangyari sa pamilya mo. So, ang ano, pinaliligas yung next ko yan? Ano po? Ngayon po, ngayon undas, paano po yung sagubili sa'yo? Sa totoo po ay hindi ko pa rin po makuha ang naging pasya ko na lamang po pagpadasal at ang pangko sana magpapatayo na ako din nga ng isang cross at pamilisahan ko para na rin din po sa mga nawawala. At ako may dalangin na maasa